Ang kabang part na surprise kay Kairat Akhmetov, no? And ano yung pinakamahirap na part about facing him? Yeah. Ayun, talagang he's a good wrestler talaga. Pinanganak siyang wrestler talaga. And doon ako na surprise sa kanya. And I am very happy kasi na-meet ko siya na. And naramdaman ko pa talaga kung gaano siya kalakas sa wrestling. Apart from that, meron ka ba bang other specific na learning after your match doon sa Singapore? Madami. Madaming specific na learning na pwede kong gawin now na natapos na yung laro ko. Ayun. Uwi muna ako, then review the game. And ayun, kung ano yung ma-review ko sa game. Yung specific na gusto kong gawin ay yung defense talaga. Kung paano mag-defense ng wrestling and paano siya i-take down. Yun, na-mention mo nga, no, na may magaling talaga siyang wrestler, no. So is there any ano ba, meron ka pang gustong i-adapt sa game mo from his wrestling repertoire in 2022 dun sa mga makakalaban? Yeah, ayun, yung gusto kong ma-adapt sa kanya yung paano siya, paano yung techniques niya, and ayun, kung gaano siya kalakas, and yung very important dun, yung techniques niya talaga, kung paano niya ako tinitake down ng ganun. You know, nasabi mo na eh, yung wrestling, ano, pinanganak na wrestler, itong si Kairat Akhmetov. Can you describe to us, ano yung pakiramdam habang, you know, most of the fight, you were defending on your back, nasa ibabaw mo tong si Akhmetov, gaano ka, sabi natin, kabigat o kalakas yung ano, yung Akhmetov, parang paano mo mako-compare yun sa ibang mga naging laban mo? I think sa mga past na naging laro ko, he's the best na wrestler na ano, na kalaban ko. Kasi pinanganak siya talagang wrestler, and ay nga, gaya ng sabi ko kanina, talagang wrestler yung game niya that time. Right. Yes. Now, late in the third round, na nakabalik ka na on your feet and sinusubukan mong mag-land ng strikes, nag-clinch kayo eh dun sa cage, ano? And yung mga commentators, sinasabi nila na dapat humiwalay ka dun sa clinch na yun, but you weren't able to do so. Was it because matindi yung pagkakakapit sa'yo, o sa isip mo ayaw mong bumitaw dun sa clinch na yun? Yun nga eh. Hindi ko na ano yung game plan ko that time. Mm-hmm. Parang nawala ako sa isip. Right. Ayun. Pero dapat nga umiwalay ako dun eh. And ayun nga, I need more to train my game plan talaga. And ayun, back to basic again. Earlier sinabi mo, masaya ka na nakalaban mo. Ito, nakalaban mo na itong si Akhmetov. And sa totoo lang, nagulat ako doon sinabi mo na masaya kang, despite na natalo ka, masaya ka na nakalaban mo to, na na-experience mo yung magaling niyang wrestling game. Does that mean, Danny, na hindi ka nagmamadali na lumaban para dun sa world title? Yes. Does that mean na ayun nga, talagang binigay ni God sa akin yan na I need to improve more. More improve para you are ready now for the title shot. At right, yung larong yun ang magbibigay sa'yo ng mga learnings and mga improvements kung ano pa yung dapat mong i-improve. Ayun, no? Do you think na naging mas okay yung performance mo sa third round since naka-adjust ka na dun sa mga technique?
Medyo naging kasi that time sa third, sa second round pa lang, pagod na siya doon that time talaga. Pinipilit niya lang talaga na ayaw niya akong patayuin. And ayun nga, I'm happy kasi buti nga nakatayo pa ako sa third round and ayun, naka-strike naman ako ng magkunti. And ayun, di ko ma-explain pero marami pa akong improve. Okay. Since pre-pandemic yung last fight mo, no, tingin mo ba, Danny, may factor dito yung kalawang dito sa fight? I think wala naman sa ano yan. Walang depende sa'yo yan kung paano ka mag-train kasi pag di ka talaga nag-train dun baka kalawang ka talaga. And ayun nga, pag nag-train ka talaga ng everyday, hindi ka talaga makakalawang kasi andun na yung mga skills na tinitrain mo. Danny, with the way 2021 had ended and turned up, how proud of you na, how proud of the gym's achievements for this year owing to that na yung build-up nyo parating laging nasisira dahil nga sa pandemya and also the corresponding lockouts. And how is it going for 2022? Ano yung magiging, paano nyo ma-maintain yung momentum nyo with 2022? Right now, this coming 2022, always focus and train every day. Kahit even though na pandemic man or malalaman yung pandemic kung ano man dyan, kailangan mo talagang mag-training para, ayun nga, wag nating hayaan na ma-stuck tayo lang. Kasi pag ma-stuck tayo, kasi ay there's a chance na wala tayong ganang mag-training. And ayun nga, always remember namin na this is our profession and always train harder every day para in case man na there is a game, we are always ready na. Another question, how do you rate your another set of newcomers, si John Lo and then si Stephen? Stephen, veterano na ng ibang promotion pero napaka-impressive ng mga debuts nila. So, yeah, how's it turns well na magiging maganda yung future ng Team Lakay even though na yung mga elders nyo magiging buhay na sa mga bago? Yes, I'm super happy and excited with them kasi yung debut nila ay napakaganda talaga. They give us winning for the team. And right now, I'm very happy kasi, ayun, kahit pa paano, may nanalo sa amin. What do you think it will take to get another shot or another run at the championship ulit? Ayun. Back to training, back to the gym, training pa rin para always ready. And kahit pa paano, naka-ready tayo at kahit pa paano, kung sino man yung itatapat sa atin ay ready na tayo. And dapat kunin natin yung panalo para we're going to the title shot.